Okay, I think we're on air. Magandang araw po sa inyong lahat at isang maulan na araw sa ating, I think sa buong kalakhang Maynila, particular na dito sa lungsod ng Maynila. Sana po habang kayo'y nanonood, kayo'y nasa isang safe na lugar at ligtas. At yung mga nanonood naman na may mga schedule pa mamaya, huwag muna kayong lalabas. At it's better to be home, no, and safe. But medyo challenging po ang aming kalye, pero as per our engineer, City Engineer Andres, pahupa na rin yung mga baha na nakita nyo kanina. But bago tayo magsimula, I would like to make an announcement. We just received Memorandum Circular Number 63 just today, no, a few minutes ago, from Malacañang. And if I may read, no, upon recommendation of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, in view of the continuing inclement weather, work in government offices and classes in school, public and private at all levels in Metro Manila hereby suspended effectively 3 p.m. today, August 2, 2019. However, those agencies whose function involve the delivery of basic and health services, preparedness and / response to disasters and calamities and or the performance of other vital services shall continue with their operations and render the necessary services. The suspension of work for private companies, offices, and schools is left to the discretion of the respective heads. The circular shall take effect immediately. By authority of the President, Executive Secretary Salvador Medjaldea. Yan po ating Malacañang. With that, we, the Office of the Mayor, would sinasabihan na po namin kayo ngayon, pababa na rin siguro ang memo sa inyo with this pronouncement of the President, na lahat ng mga empleyado natin sa city government, maaari na po kayong umuwi. Except those sa mga nabanggit na ahensya o departamento ng pamahalaan na involved sa health services, prepared and response group to disasters and calamities, and other vital services, no, para meron pa rin tayong skeleton. So yan po sa mga kasama nating kawani ng pamahalaang lungsod. Maaari na po kayo umuwi, eh, baka lalo pang sumama ang panahon, hindi po natin. Alam niyo naman ang panahon, maaaring ang teknolohiya sinasabi wala pero biglang uulan, sinasabi naman uulan pero hindi naman. Pero for whatever it is better safe than sorry. So yan po yung Memorandum Circular Number 63 sa mga kawani ng pamahalaan. Magsipag-uwi na po kayo sa itong kawani ng pamahalaan lungsod ng Maynila. So anyway, magandang hapon ulit. Magandang araw at maulan, makulimlim na araw sa ating lahat. Nandito po tayo sa lingguhang broadcast natin, kung tawagin ay Capital Report, kung saan sa maliit naming kaparaanan through Public Information Office headed by Julius Leonen to come up with the brief of what happened in the whole week with regard to the whole week of the city governance. No? Ito po yung katulad nung Lunes, no? Kita nyo nung Lunes ay dumating po ang ating minamahal na senador, Manny Pacquiao, no? Maraming salamat sa iyong pagdalaw dito sa aming lungsod. At congratulations sa pagkakapanalo mo at binigyan mo na naman ng karangalan ang bawat Pilipino sa mundo. Ipinagmamalaki ka namin, Senator Manny Pacquiao. At kalinsabay noon ay doon din sa okasyon ng flag ceremony kung saan ay binigyan natin ng kinilala natin kagalingan ng tatlong enforcer natin, traffic enforcer, na mga tumanggi
sa pangungutong, tumanggi sa paglalagay o tumanggi sa inaabot sa kanilang salapi dahil sa kanilang mga inuli. At ito ay maraming patunay at in fact, na-aresto nga po yung mga nag-bribe. No? Sila po ay niregaluhan ng syudad ng Maynila na maging permanenteng empleyado na yung ating mga J.O. nga ang tawagin, no? Mga traffic enforcer. Ngayon, meron na silang kapanatagan sa hanap buhay o sa pagtatrabaho. Kaya po, panawagan natin sa mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila, kapag kayo po ay gumawa ng kabulastugan, papanagutin po namin kayo, katulad ng ginawa namin sa isang traffic enforcer na tinanggal namin immediately. Pero kung kayo naman ay magbubuti, ay siyempre, kayo naman ay lilingunin ng pamahalaang lungsod. Kaya congratulations doon sa ating tatlong traffic enforcer. At dumating din ang mga opisyalis ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Ngayon po ay buwan ng wika. Mamahalin po natin ang ating sariling wika. Sabi nga ng mga bayani, ang hindi magmahal sa sariling wika ay daigpa mabawong isda. Pero ang katotohanan po noon ay ang wika natin ay ang ating pagkakakilala at pagkakabilang. Katulad natin, mga Pilipino, saan man bahagi ng mundo, kailangan ang ating wika ay hindi natin kakalimutan. Pagkat, yan po tayo. Yan po tayo bilang Pilipino. Maaring ang wika ay nagpabago-bago, ang wika ay paiba-iba, at minsan ay nagiging kolokya. Minsan nga mga nababanggit kong salita, dyan lang sa beta-beta. O sa gedli-gedli, sa tabi-tabi lang, o sa gilid-gilid, o bandang wakali, bandang nangka. Dapat ang bayad ay etneb sa umaga, etneb sa hapon, takwarens na yan. These are the words, colloquial terms, on the way we converse in the streets. Ito yung mga wikang ginagamit namin para mas magkaunawaan ang mga tao. Kasi sa sariling wika, dyan lumalawak ang kaisipan ng pagsasama ng ating mga kababayan sa kapwa nila at mas madali magkakaunawa. So maraming salamat sa mga opisyalis ng komisyon ng wikang Pilipino, no? At sana nga someday, ako naman may payo lang. Suggestion lang naman 'to. Sana kung sino man ang susunod na magsasalita before the United Nations Assembly, the General Assembly. Limbawa, may isa tayong Pilipino, ambasador, o sino pa man ng mga leader ng ating bansa na magsasalita sa harapan ng mga delegado, ng mga kasapi, ng mga nagkakaisang bansa sa buong mundo, sa New York, no? Ayun po ang opisina nila. Ako, kung tayo naghihikayat na mahalin at ipakilala ang ating wika, sana kapag tayo nandoduna, at magpapahayag ng ating damdamin, suliranin, o mga katagumpayan ay sana gamitin ng tao na yon ay wikang Pilipino. Para once and for all, maipagyabang natin sa buong mundo, no? Sa buong mundo, yung ating sariling wika. At naibalik na po natin ang mga permit sa mga loto, no? Dahil tinanggal po yan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung mga lisensya niyan, at tinanggal din natin, ngunit nung ibinalik ay binalik lang ho loto. So naibalik na po yan, except yung mga ibang bagay na hindi isinama ng ating Pangulo. At patuloy pa nilang sisiyasatin ang mga nasabing akusasyon ng korupsyon sa ahensyang yon at sa paggawa ng mga bagay na ginagawa sa iba pang palaro ng piseso. At tayo itaus-puso ng papasalamat sapagkat naging bahagi tayo ng meeting with the ILG Secretary
Ed Anyo and Metro Manila Mayors at para sa ating mga kabarangay. Lahat ng mga barangay chairman na nanonood, barangay official, kayo po'y malugod ko nang inaabisuhan. Ipinagpapauna ko na. Mahigpit pong ipatutupad ni DILG Secretary Anyo yung kanyang guidelines in clearing up our streets. So mga chairman, mga kagawad o bahagi o miyembro at kawani at kasapi ng barangayan sa buong Maynila, sa ating 896 barangays, nananawagan ako sa inyo. Sumunod na po kayo sa paglilinis, pagsasaayos, pag-aalis ng mga balakid sa daan, sa ilog, sa creek, sapagkat mabigat po ang tagubilin ni Pangulong Duterte through Secretary Anyo na ibalik na muli ang mga kalye sa ating mamamayan. At ang ilog ay kailangan malinis. Kaya po nananawagan ako sa ating mga barangay official, sana makaisa na kayo. Huwag nyo na pong hintayin yung penalty. Desidido po Secretary Anyo na kayo'y suspindihin. Kabilang kami. Kapag ka kami mga mayor daw ay hindi kumilos sa loob ng 60 araw ng paglilinis, magkakaroon kami ng pananagutang administratibo. Which, modesty aside, awa naman ng Diyos, tayo naman sa Maynila, even before this, ay sa maliit nating kaparaanan, kasama mga kawani ng lokal na pamahalang lungsod, ang DPS, ang MP, ang City Engineering, at ang National Government through MPD. Patuloy natin lilinisin at pananatiling maayos ang mga bagay na nasa ayos na. Sa maliit namin kaparaanan, ay tutup din namin itong aming tungkulin. No? Siyempre, nagkaroon din tayo ng meeting sa tungkol sa Resource Park, sa pagpapalawak at pagpapalaganap ng mas marami pang green space at itong ating dambana ng ni Andres Bonifacio, no? Patuloy natin nilalagyan ang mga halaman. Kung makikita ninyo, may mga ilaw na rin. Tamang ilaw lang, no? Yung dambana mismo ni Andres Bonifacio at si Emilio Jacinto. At nga pala, mga netizen na nanonood, nakita ko po ang mga message ninyo na kayo'y nagre-request ng banyo, no? CR dito sa ating bagong park, no? Huwag kayo mag-alala, no? Ipinakita na sa akin ni City Engineer Andres kung paano tayo makapaglalagay ng malaking banyo, no? Para habang kayo nasa park, meron naman kayong magagamit, no? So diyan, dahil yan sa request ninyo, no? May awa ang Diyos, unti-unti didevelop pa rin natin yan. Hindi tayo titigil. Hindi ko muna clear na natin, iiwanan na natin. Hindi. Pababanguin natin, palilinisin natin, magagawin natin mas maraming puno at halaman, no, sa lugar na yan at sa buong Maynila. No? Maraming salamat kay NBI Director Dante Giran. No, sila po ay nag-courtesy call dito. Papasalamat tayo sa mga tulong nila sa anti-criminality campaign sa lungsod ng Maynila. Tapos so, nakausap ko rin yung nalala nyo yung underpass, no? Yung underpass, kasi mga may netizen na nagsabi sa atin na may natanggal tayo doon na matagal ng bilihan ng libro. Oo. Na nakakamura ang mga estudyante and so on and so forth and all these things. Huwag ko kayo mag-alala. Matapos namin yan linisin, bibigyan namin siya ng pagkakataon na ma-legitimize yung kanyang existence. At you can ask him, at pati ang nanay niya, pinayuan na namin sila kung paano sila magiging legitimate businessmen. So, konting araw na lang yan. Dahil lang gusto ko po, ang pagtitinda sa kalye, kailangan may dignidad. Hindi tayo komo mahirap. Pawardi-wardi na lang, hindi po. Gusto ko, nag-aanap buhay tayo na nakataas ang noon natin nang wala tayong inaargabyadong kapwa.
Then, thank you very much, Philippine Coast Guard, for visiting our place. Nag-uun rin tayo ng oath taking sa Manila Association of Private School Administrators, courtesy call ng Angono Artists, o yung mga taga-Angono. Tayo. Tulungan niyo ako, ha? Pagandahin natin ang Maynila, mga Angono Artists. Please. At nagkaroon ng meeting yung ating panawagan last year sa mga nagkakating trip. Maraming salamat sa LTFRB, no? At tinugunan na nila ang ating panawagan na bigyan ng atensyon itong mga driver ng Baclaran, Divisoria, Cubao, Divisoria na nagkakating trip. At iba pang mga linya, susunod ko na kayo, Tayuman, Pretil. Ayaw nyo talagang umalis dyan, ha? Sa Santo Niño, sa Espiritu Santo, ha? Sa gitna ng Abinida at Tayuman. Ayaw nyo makinig. Susunod, tatanggalin ko na kayo sa Maynila. So it's either manggulang kayo na manggulang, mang-api kayo na mang-api, mga abuso kayo na mga abuso, or itigil nyo na lang. Dahil kung hindi, hindi lang pilang mawawala sa inyo. Yung hanap buhay nyo, aalisin ko. Dahil hindi maganda na naghahanap buhay kayo pero nakakapang-api kayo na mga kapwa natin mahihirap. Hindi po pwede yun. Mali po yun. Kayo'y sinabihan na. Tayuman Pretil, ha? Tayuman Pretil, sinasabihan na kayo. Talagang matigas ang ulo ninyo. Nire-report kayo ng mga netizen na ginagawa niyong terminal pa rin, yung tapat ng 7-Eleven, pagitan ng Espiritu Santo at 7-Eleven, along Tayuman. Kung nanonood kayo, mag-meeting-meeting na kayo. Kayo na isusunod namin. Ito po. Yung aming pinapile reklamo sa LTFRB ay hiniring na po ng LTFRB para tanggalin ang kanilang, o para suspindihin ang kanilang prangkisa. Kaya kayo, Tayuman Pretil, ha? Magtino na po kayo. Ang tatanda nyo na. Ano ba naman kayo? Ako itong 44 anyos ninyong parang anak nyo lang nagsasabi pa sa inyo. Tatanda nyo na. Ang hirap nyo naman pagsabihan. Hindi kayo madiplomasya. Talaga yatang hanggang sagad, hanggang buto ang katigasan ng ulo ninyo. Hindi ko maintindihan. Ba't di lang kayo mabante? Binigyan ko naman kayo ng espasyo doon sa may bandang BPI, doon sa may bandang DOH, sa pader. Wala kayo na istorbo. Bakit pag gustong-gusto nyo sa gitna ng kalye nagte-terminal? Ano, feeling ninyo? Makapangiisa kayo? O di, kung nakapangiisa kayo, di naghahanap buhay kayo na wala kayong pinag-aiba sa mga magnanakaw sa gobyerno. Masasama sa gobyerno. Galit kayo sa mga masasamang ugali ng mga politiko sa gobyerno, pero sarili nyo hindi nyo makita sa salamin. Kailan kayo pagsasabihan? Kailan kayo titigil? Sa edad nyo niyan, napagsasabihan pa kayo ng gobyerno. Pag inuhuli kayo, iyakin naman kayo. Pag ini-impound kayo, iyak na naman kayo. Pero sa totoo, antigas naman talaga ng ulo ninyo. Kung makapareweisyo kayo ng mga pedestrian, matanda, bata, wala kayong pakialam. Pero pag hinuhuli kayo, may pakialam kayo. Tayuman jeepney drivers, ha? Tayuman Pretil. Huwag niyong hintayin na ako pa pumunta dyan. Sabi ng mga pangangatwira ng mga jeepney operators, doon sa Baclaran, Divisoria, ang nagkakating trip daw, driver, hindi operator. Pero obligasyon mo bilang operator na kumuha ng matinong driver. Ayun ang sagot doon. Kaya aalisin yung prangkisa, para walang problema. Because kayo mismo, ikaw na operator at driver, mukhang hindi kayo nagkukusang sumunod sa mga alituntunin pinatutupad sa batas traffic. Kaya hindi nyo pwedeng sisihin ang driver lang. Obligasyon ninyo na mayari ng prangkisa
na sumunod sa mga halitontuning ipinatutupad ng Estado at ng pamahalang lokal. Makisuyo lang po sa inyo. Hindi ko kayo papayagan na mag-cutting trip at peperwisyuin ninyo yung mga senior citizen namin maglalakad ng malayo. Ha? Sabi ko nga, tanong ko nga sa inyo, simple lang eh. May nanay din naman kayo, may tatay din naman kayo. Eh kung ako driver, cutting trip ko nanay tatay nyo, ang binayad at NEP, o ang biyahe po, Sam. Ano kaya mararamdaman nyo? Sabi nyo sa akin, masakit po. Naapi yung nanay ko, naapi yung tatay ko. O yun mo pala, masakit eh. Ya, ba't yung ginagawa? Sumbong ng ilang jeepney drivers. Karamihan sa mga nagka-cutting trip sa Divisoria ay police ang operator. Nagsumbong yung driver, kasalanan ng operator. Nagsumbong yung operator, kasalanan ng driver. So, sino may kasalanan? Gobyerno? Pasahero? Sila ba dapat ang magdusa? Ang mamamayan ba dapat magdusa? Binigyan kayo ng pagkakataon ng Estado na makapaghanap buhay. Pribilehi yung pinagkaloob sa inyo. Bagay na dapat yung ingatan. At ang Estado ay mananatili at ang siyudad ng Maynila, pamalang lungsod ng Maynila, ay mananatiling gising upang pangalagaan ang karapatan ng mga pasahero ninyo. Sana po. Sana lang. Pagkayari, tayo naman, sumunod, niraid po natin yung isang mall. Tingnan ninyo, kayo po lumagay sa katayuan natin bilang pamalan. Saan kayo nakakita? Ang lisensya o permit na binigay ng mayor, mga nagdaang panahon lang. Ito lang mga nagdaang panahon. Amusement center. O saan kayo nakakita ang amusement center? Fruit game. Dollar game. Hinulog piso, lumabas piso. O anong tawag po dyan? Ay sugal. Ay dalawang bagay po sugal. Isa pong ipinagbabawal at isang pinapayagan. Ang pinapayagan, yung may mga lisensya ng PCSO, yung may mga lisensya ng PAGCOR. In the absence of those, you will fall under 1602, RA 1602, or yung illegal gambling. No? PD 1602. Tama. Galing Julius. I stand corrected. PD 1602. Illegal gambling. Kasi, hindi naman tama na pinalalabas yung amusement tapos piso sa piso ang laban. Mali po yan. Ang amusement, naghulog ng token, may lalabas ng ticket pag nanalo. At yung ticket, bibilangin. Merong corresponding points. At ang produkto, katulad ng manika o laruan o RC, remote control, may points. O yun, doon may papalit. O yun ang tawag doon, amusement. But anyway, nasara na po yun. Maraming salamat kay Major Ibay, ng head ng Special Mayor's Reaction Team or SMART, at kay General Danao, base sa kanyang direktiba at sa ating judge, no, na nagbigay ng search warrant. Maraming salamat sa inyo sa pakikisa ninyo. Okay, ngayon mabalik naman tayo sa panibagong benepisyo na maaaring matanggap ng ating mga mamamayan sa lungsod ng Maynila sa darating na Enero. Umukulo ba? May daga. Ang laking daga nun. Kasi bigat ko yata yun. Abawa, pati city wall bulok. Anyway, panibagong benepisyo sa ating mga mamamayan sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat kay Vice Mayor Hani Lacuna, kay Kusyal Princess Abante, kay Majority Floor Leader Joel Chua, at lahat ng konsehal ng lungsod ng Maynila sa mabilis sa pag-aaproba ng ating 1,000 pesos allowance sa lahat ng estudyante ng PLM at UDM. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Come January, ay implement na po natin ito. Totoo, libre ang pag-aaral sa PLM. Totoo,
Libre ang pag-aaral sa UDM. Pero bilang mahirap na estudyante, marami rin pagsubok ang estudyante sa buhay nila araw-araw. So, inisip po namin, katulad ng naipangako ko na sa inyo dati, ang panahon ng kampanya, this is our commitment, na makatulong man lamang kami sa tustusin ng inyong mga magulang sa pang-araw-araw inyong pangangailangan bilang isang estudyante. May awa ang Diyos. Ayan niyo po't pagbubutihan ko na mapaglaanan ito ng pondo kasi mahalaga po yung batas. Kahit po tayo may pera, kung walang batas, wala po tayong magagawa. Kaya ipinagpauna ko na habang ako'y gumagawa ng kaparaanan upang mapagbuti muli ang pagkakabangkarote ng siyudad ng Maynila na come 2020 ay maisaayos natin ng tama ang ating minamahal na lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa ating mga bisitang Banyaga from Nanjing City, China, na nagbisita sa atin. Ay, meron pa pala, tax amnesty. Maraming salamat ulit. O, ano pong epekto ng tax amnesty, no? Para po sa kaalaman nyo, batas na po ngayon. Napirmahan na rin po natin. Ano po yung tax amnesty? O, itong buong taon na ito, hanggang December 31, lahat ng mga nangabaon sa utang, sa amilyar, kasi dahil inireklamo nyo sa akin ay mataas ang amilyar ng Maynila na ginawa noong nakaraang administrasyon. Yung ating pong pagpapababa ng amilyar ay siguro sa darating na araw na lang. Although ang pangako ko sa inyo September. Pero may awa ang Diyos, magaling naman si Vice Mayor Hanil Lacuna at mga konsyal, lalo na si Majority Floor Leader Joel Chua. Na talagang I'm giving them task and directive to focus on approving this real property tax reduction. But be that as it may, yung ating tax amnesty, ibig kong sabihin, anong epekto nito? Lahat po na may pagkakautang sa amilyar, magsipagbayad na po kayo. Hindi nyo na po babayaran ang mga penalties, surcharges, and interest. Ibig sabihin, kung alimbawa ang utang mo 10,000 at ito'y sa mahabang panahon, naging 100,000, ang babayaran mo na lamang po 10,000. Yung 90,000, hindi mo na po babayaran. Yan po yung ipinasa nating tax amnesty noong isang araw din. Ayan. Para po yan sa inyo, mga kababayan. At yan ay commitment din namin sa inyo. Sa awa ng Diyos, may mukhang natutugunan naman natin yung ating mga commitment sa inyo. So, ngayon, nalungkot ako dahil may isang MTPB traffic enforcer na sinuntok, pinitsaraan. Ng isang Banyaga, Banyagang Chino, na nanghiram ng tapang sa Alak. Maraming salamat kay Colonel Alinyo ng Station 11 dahil inapprehend at bumunot pa ng baril. Siya na po ngayon ay isang akusado sa pang-abuso or even to the point, the usurpation of authority was charged against him because of using the word, pulis ako. Yun pala hindi. Siya po ay pulis Makati. Pulis Makatingin lang. Hindi ho siya pulis. Bago ako ha. Tatawa kayo niya. Pulis Makati. Pulis Makatingin lang pala. May bago rin kayo ha. Ayan o. Nasa oblo na. Piyasa siya ngayon. Nag-order din po tayo, ginanap ang ating Manila Anti-Drug Abuse Council, yung ating kampanya sa laban sa droga. Maraming salamat sa ating MPD. Dati raw, ito po, hindi ko po data ha, hindi ko po data. Dati raw, ang Maynila, mga 17 hanggang 15 ang nakiklear na barangay. Clear from drugs. Na barangay sa mga nagdaang panahon. Ngayon po, sa loob lamang ng 30 araw, 31 days, kahapon, 30 barangay agad ang na-clear ng drugs. But I'm still not happy because that is only in total of 89 barangays are cleared out of 896. That is only 10% of our barangay ang clear sa drugs. So there is 800 to go. That's why we've tasked the Drug Council to go after to this
drug dealers, and to take care of drug user, to be rehabilitated, to be cured, to be taken care of. At the same time, having this order, I reminded each and every one, the enforcement unit, to keep on, level of tolerance ay itaas, to respect human rights on the side ng suspect or mga person in interest. At the same time also, sabi ko rin sa mga police, meron din kayong human rights. Kasi ayaw ko talaga ng mga nangyayaring hindi ka nais-nais. Okay, sabi ko sa mga police, keep safe. Sabi ko sa PDEA, keep safe. Pero pag nalagay kayo sa alanganin, kaya nyo naman ipagtanggol lang inyong sarili. Dapat kayo maging ligtas din. Sapagkat naniniwala ko, kung may pamilya mga suspect, may mga pamilya rin ng mga police na enforcement unit na nag-aantay sa kanila. So, human rights are being protected on both sides. Pareho lang yan, may karapatan. May karapatan mabuhay at ipagtanggol ang kanilang sarili. Pero mas maingat at mas maigpit ang pagtingin natin sa ating enforcement unit sa pagpapatupad ng batas with regard to human rights. Ayan, maliwanag naman so far. So, may awa ang Diyos. Sana someday, maging maayos ang ating lungsod patungkol sa usaping droga. Now, may update to tayo. Through an executive order, in-implement ko po yung isang ordinansa kung saan, kasi po marami ako natatanggap na liham at messages from our netizen, especially sa mga magulang ng estudyante na yung mga anak nila napapabalitang umiinom malapit sa eskwelahan dahil may nagtitinda ng alak. Ipinatupad lang ho natin yung isang ordinansa through executive order at binigyan natin ng direktiba si Director Levy Pacundo at saka si Attorney Paul ng License Division na kansilahin ang lahat ng lisensya ng pagtitinda ng alak sa mga malalapit sa eskwelahan, about 200 meters linear meters. Kaya nagsubok ako kung ito ba'y ipinatutupad. Kagabi pumunta tayo sa isang eskwelahan malapit sa Top Avenue. Ayun, marami tayo natagpo ang estudyanteng umiinom na naman dahil yung mga bars nagtitinda ng alak. O sila'y pinagsabihan. Ayan nyo, tingnan nyo po ha. Kayo po ang humusga. Pwede ko naman po ipasara talagang totally. Pero po sila'y pinagsabihan dahil marami sa kanila ang sinabi, hindi raw nila alam na bawal sila doon. Pag titingnan mo, maaaring palusot. Pero sa tingin ko, kami na pamalang lungsod ng Maynila may pagkukulang. In the first place, bago ka binigyan ng permit, dapat dumaan ka muna sa zoning. At ang zoning, magsasabi sa iyo, alin lang ang allowed na pwede mong mga itinda o itayo. Pero nabigyan pa rin. Kaya tingin ko, may pagkukulang ang pamalang lungsod ng Maynila sa mga nagdampa noon. So, last night, I asked them in a very cordial manner na sila sumunod, pwede pa rin sila maghanap buhay, may visa pa rin ang kanilang permit, pero wini-withdraw na namin ang kanilang lisensya sa pagtitinda ng alak o nakalalasing na inumin dahil nag-aalala na po ang inyong mga magulang. Mahirap maging magulang. Totoo lamang. Lalo na kung ang anak mo nagbo-boarding house. Siyempre, hindi mo alam, araw-araw. Eh kung yun yung kasama mo, hindi mo mabantayan ng 24 hours eh. Yung pa kaya malayo sa iyo. Kaya kami naman sa pamahalaang lungsod, ay tinutugunan lang namin ang hinahing ng mga magulang ng mga batang ito na nag-aaral sa mga kani-kaniyang paralan dito sa lungsod ng Maynila. O, kaya kayo mga business establishment, huwag nyo nang hintayin na tuluyang masara ang inyong mga establishment. No? Sayang naman, we don't want that. O, kanina po, sumunod, at 8:26 a.m.,
Tumaas po ng yellow warning ang NCR, sabi ng PAGASA DOST. At 8:40, kauna-unahan muli ang lungsod ng Maynila sa buong kalakhang Maynila o sa buong Metro Manila ang nag-announce na wala ng pasok hanggang maghapon. Now, marami nagtatanong, ako kasi gusto ko maaga. Bakit hindi katulad nung nakaraang linggo? Inagahan ko talaga. Eh bakit yun maaga? Bakit ngayon alas 8? Sapagkat tayo po ay nagdideklara hindi dahil sa kapritsyo lang natin o dahil sa personal ko lang na pagtingin. Kailangan tayo nagdideklara ng class suspension dahil tayo may basihan. May basihan tayo. Hindi po pwedeng wala. Ngayon, kaya naman noong itinaas na ng PAGASA yung level ng warning, immediately, hindi naman namin binubuhat ang aming bangko. Kami nga po ang kauna-unahan na nag-deklara ng walang pasok. Let me show you. There's a post by some netizen. Thank you. Na-appreciate nyo kami. Tingnan po ninyo. Ayan. Ito po yung post. So, pag makikita nyo, ayan po, Maynila ang una. At 8:45. Ayan. Tapos sumunod naman, no? At 9:10. Ayan na po. Marami na po sumunod. Hindi mo naman namin binubuhat ang bangko namin. Ano lang po yan? Facts lang. No? Stating facts. Kasi, maring, tanghali na, nakapasok na kami. Hindi po, wala po kaming intensyon na kayo'y malagay sa alang. In fact, it's the other way around. Kita ninyo ako, kahit na pag yung eskwelahan hindi sumunod sa pagdideklara ng class suspension, nagagalit tayo at pinananagot natin. No? Pero pag wala po tayong enough data, mga bata, no? Tulog-tulog muna pag may time, review-review. Steady lang sa Gedli. Lug-tulog to naman paminsan-minsan. Ayan. Ayan. May bago tayo. Ito yung mga flooded area. Pero, Chief of Staff, ito ba as of now? Kanina ito? Kanina. Kasi sabi sa akin, ito po, pasubside na raw po itong mga to. Pasasalamat lang natin sa MTPB. Papasalamat? Mga MTPB natin to? Post ng mga netizen? Wow! Salamat naman sa inyo, ha? Na-appreciate nyo yung mga MTPB namin. Isa ito sa mga kinamumuhiang ahensya ng gobyerno ng Maynila. Salamat. Ay! Meron lang akong gustong talakayin, ha? May chief, sabihan mo na yung MTPB natin. May napapansin yung ating mga netizen kasi mapapansin nyo talaga nagtiis yung ating mga traffic enforcer. Wala daw silang boots sa kakapote. Ayan ang sinabi ng mga netizen kanina habang nandoon ako sa isang meeting, nakita ko yung mga comment nyo. Tutugunan po namin yung pangangailangan ninyo. Pero kasi ho yan, ha? Hindi po yan madali. Ako gusto ko bumili kagad ng kapote. Ako gusto ko bumili kagad ng bota. Pero sa proseso ng gobyerno, in matter of acquisition or acquiring this type of supplies, medyo, sabi nga, 48 years. Sad to say. But, ayan nyo, gagawa namin ng paraan. Pero payong ko itong gamit ng isa. Ang mga pinamigay kong payong. Pero bilib naman ako, ha. Tingnan nyo naman mga MTPB namin. Kahit lang wala lang. Pero tama kayo, ha. Tama kayo. Kailangan may kapote sila, kailangan may boot sila. Hindi sila, sa leptospirosis. No? So, maraming salamat sa inyong mga commentaries about our MTPB at sa mga pinost ninyo na na-appreciate nyo yung mga MTPB. Opo, makadadagdag po sa amin yan. Yung mga pasasalamat nyo at appreciation nyo na kami magbuti at magpatuloy na magbuti. So, anyway, so yan po. So sa class suspension, basta antabayanan nyo lang. Tayo, halos hindi tayo matutulog. Basta may enough data coming from DOST at PAGASA. Ito po ang policy, ha. Sinabi ko rin kanina sa school board meeting.
Ang policy is, mauna muna ang kaligtasan ng tao. Ang pag-aaral pwede maghintay, pero ang buhay hindi. Yan po, yun ang sinabi kong pulisya. So I think naintindihan naman nila. So sa mga nanay, mga tatay na nag-aalala, no? Na nag-aalala kayo sa kaligtasan ng inyong anak. Kami din po, nag-aalala din po kami. Huwag po kayo masyadong mawawala ng pag-asa dahil lang Maynila po talaga ay hindi naman po titigil, no? Ng pagsasaayos. So, good news. Teka, ba meron? Whoa! Ha, tingnan ninyo, ipapakita ko sa inyo. Ha? At pinasasabi nila, mukhang nandiyan dyan eh. Ha? Alam ko, may nagpadala ng saging. Kanina. Andito pala si Vice Mayor Hani Lacuna. Hi, andiyan po sa likod. Si Vice Mayor Hani Lacuna. Thank you sa mga nagpadala ng pagkain, vitamins and fruits at gatas. Thank you, ha. Thank you sa inyo. Thank you sa inyo. Marami raw nagpadala sa akin dito ngayon. Thank you. Sa mga nagpadala, hindi ko po kayo kilala. Hindi ko pa po kayo nakikita. So gusto ko lang, ayan, ma-appreciate nyo. Pinababasa ko sa akin. Ba't ko pa babasahin? Ayan na lang. Thank you sa inyo lahat. So, anyway, maraming salamat sa pagmamalasakit nyo sa akin. Good news! Again, kung yung mga pangarap kong allowance, ang PWD, solo parents, senior citizen, K-12 students, lahat yun, mga magaganap sa Enero. Oh, good news! Ito naman, magaganap sa Oktubre. They call it the fourth quarter because we're going to utilize the third quarter funds. Nakakita kami ng pondo. Bagay, para-paraan lang talaga, eh, no? Through the effort of Vice Mayor Hani Lacuna, Director Repogoso ng MDSWD, Director, Budget Officer, Attorney Grace Chua, and Chairman of the Committee on Education, Attorney Counselor, Attorney Princess. Nagtulong-tulong sila na maganap ng pondo sa school board. Ito po ang good news. Sa lahat ng aming daycare teachers na kumukuha lang ng allowance sa City of Manila na 7,000, by October, November, December, dumating na ang Pasko nyo. Magiging 9,000 pesos na po ang inyong makukuhang allowance. Nadagdagan na po kayo ng 2,000 piso na pandagdag sa inyong lahat bilang allowance. Matagal nyo nang pinapangarap yan. Ano? Tayo ano ngayon? August 2 pa lang. Isang buwan pa lang tayo halos, no? Oy, oy! Happy Monthsary! Para mag-shoota lang. Happy Monthsary sa inyo lahat. Nakakaisang buwan na tayo. Pero parang... But anyway, hindi lang huwi yun. Some good news naman sa mga nanay na may pinag-aaral sa mga daycare. Nakakuha rin tayo ng 2 million peso. So, 12 million ang total sa school board para makapamili ng may wagang block box. Para si Joey Ribate lang. Doon sa palabas ni Manong Ted Pailon. Di ba? May pinaparapol silang TV Plus. Para makabili tayo ng TV at makabili tayo ng black box o may wagang box o yung TV Plus as part of the teaching instrument or tools for our daycare center. So, maraming salamat sa ating superintendent, sa school board, sa mga assistant superintendent natin, members ng school board. Maraming salamat sa inyo kanina, ha? Maraming salamat at naipasa ninyo, magkakarap tayo kanina sa meeting, yung 12 million pesos para sa early child care and development
ng at allowance ng ating mga daycare teachers. Sa mga daycare teachers, ha? Kasi pagka gusto, maraming paraan. Totoo lang ako, no? Very active si Vice Mayor at mga konsyal at mga members ng board. So anyway, tayo halos patapos na. Gusto ko lang magpasalamat, ha, sa ating mga kawani ng DPS, kawani ng City Engineering, salamat sa MTPB, at sa MDRR mo, at yung mga empleyado natin, at yung ating tatlong centenarian. Nabisita ko sila kagabi. Nabisita ko sila kagabi. Yung ating tatlong centenarian. Pasensya na kayo sa pamilya ng mga binisita kong centenarian kagabi. Ginabinaho ako. Kasi minabuti namin na kayo'y bisitahin na lamang at ihatid sa inyo yung 100,000 piso na tulong ng siyudad ng Maynila sa inyong mga centenarian. Dahil ako, napag-isip-isip ko, siyempre, 100 years old, very fragile na yung situation nyo. Eh, ayoko yung parang style ng politiko para dalim pa kayo rito, para ibigay. Meron naman ibang paraan na makamtan ninyo yung ganitong klaseng porbecho sa galing sa lungsod ng Maynila. Hindi po galing sa akin yung pera na yan, ha? Pera po yan ng taong bayan, pera yan ng syudad. Masaya lang ako na tagapagdala ninyo bilang postman sa inyong mga. Pero more than anything else, nakita ko yung mga ngiti, kasiyahan. Maaring hindi tayo nagkakaintindihan, maaring hindi nyo ako masyado naririnig. Pero naramdaman ko po yung kaligayahang idinulot sa inyo ng syudad ng Maynila. Kaya ako rin yung natutuwa. So sa mga pamilyang napuyat kagabi, pasensya na kayo. At hanggang sa susunod, no? So yan, halos yung buong linggo ng ating marami pang linggo. At ngayon ay napaka maulan na Biyernes. Huwag kayo masyadong dadaan sa Quezon Boulevard, ha? Biyernes, umuulan, Simba ng Quiapo, medyo iwasan nyo yan, lugar na yan. At sana bumuti na ang panahon. No? At so hopefully maging maayos uli ang ating weekend, Sabado, Linggo. Nananawagan ako sa ating mga hospital director. Okay. Ang dami kong naririnig or messages na inireklamo yung mga ospital. Ako, ha, papaalala lang sa mga hospital directors, chief clinic, assistant director, supervisors, at sa mga doktor na rin, makisuyo naman. Frontline kayo ng gobyerno in delivering services, in this case, health services. Kung hindi na kayo masaya sa trabaho ninyo dahil kayo'y masungit na kinakaharap yung mga may sakit, kaya kayo nagsusungit dahil pagod na kayo, kaya kayo nagsusungit dahil hindi na kayo masaya sa ginagawa nyo, pwede naman nung kayo magpaalam. Alam nyo, mahirap maging mahirap. Lalo na kung may sakit ka na ang tanging puhunan mo lamang ay yung lakas ng pangangatawan para maghanap buhay at bigla ka mahihirati sa ospital. Eh talagang kailangan nun natin ng bilang mga kawani ng pamahalaan ng mahabang pasensya. Totoo, nakakapagod. Ako, Diyos ko, nakakapagod. Walang reklamuhan, ha? Facts lang tayo. Pero pinasok natin to. This is public service, eh. Ano ba naman yung konting ngiti? Biray mo, wala ka na nga maibigay na gamot, sungit pa na ibibigay natin. Paminsan-minsan, kung wala tayo maibigay na gamot, pwede namang kispirin.
Yakapsul. Eh, kaysa binibigay ninyo, tugmolo dun, pag masakit ang ulo. Tugmolo mo dun. Puro sungit. Ayun ang inireklamo sa atin, ng ating mga kababayan, yung ating mga ugali, ng pakikitungo sa ating mga pasyente. Eh, sana naman, may bayad bang umiti? Wala naman, di ba? You really have to be sensitive. Kailangan maging sensitibo tayo sa katatayuan ng ating mga mahihirap na kababayan. Dahil yan, kung yan mayaman, hindi yan tatakbo sa ospital natin. Tatakbo yan sa St. Luke's. Tatakbo yan sa Makati Med. Tatakbo yan dyan sa MCM. O Manila Doctor. Sa mga pribadong ospital, tatakbo yan. Kaya yan dyan tumakbo dahil mahirap yan. Wala yan pera at walang kakayanan na paggamutin ng sarili nila o gamutin ng sarili nila. Kaya tayo mga nasa public health services, pinakikiusapan ko kayo, makisuyo naman, makisuyo lang. Konting ngiti lang. Di naman nakakapagod ngumiti. Yeah. O ngayon, ang katunayan, ito, para sa kaalaman nyo, hindi na isama sa report. Hindi na isama sa report to eh. Teka, ha? Para doon sa mga ano, ha? Yung mga nag... message na walang gamot o kinakapos o it's either walang gamot o kinakapos o para sa kaalaman ninyo ayan nirekomenda na po ayan ha hindi naman pwedeng pasinungalingan to eh nirekomenda na po ni Dr. Pangan director ng MHD at ni Vice Mayor Hanil Lacuna ayan po yung sinulat natin kagabi ito po yung mga pirma namin ang mga direktor ng ospital. Ayan po, ito po tayo. Ito po ha, naglabas po tayo ng pera. Bagay tingnan nyo na lang sa Facebook ko, no? Para sa Manila Health Department, 1,500,000. Para sa Hospital ng Maynila, 2 million pesos. Sa Gat Andres, 1.5 million pesos. Santa Ana Hospital, 1 million pesos. Justice Jose Bad Santos General Hospital, 1.5 million pesos. Hospital ng Tondo, 1 million pesos. Hospital ng Sampaloc, 1 million pesos. Total po, 9.5 million pesos na pera sa lapi ninyo, pera ng taong bayan. Upang ipambili ng karagdagang gamot at supplies sa lahat ng ospital natin. Ayan po. Base sa kahilingan ninyo sa mga message nyo sa akin. So sa ating mga direktor, o may karagdagan na kayong supplies, hope magamit ninyo sa pangangailangan ng ating mga mahihirap na kababayan. So, yun po. Sino yan? Kaya po. Di ba si Manuel Quezon niya? Pang-etnib to, Itza. Okay to. Ang gumawa, sino si T? Hi, T. Yung nga pala, may nagbigay din sa akin ng ano. Kasi di ba malinis na tong park na to? May nagbigay din sa akin ng Malabango na painting. O isang bata. Anong pangalan nun? Ralph. Ha? Ralph Rivera Pangilinan. Ralph Rivera Pangilinan. Maraming salamat sa'yo. At kay Mr. T. Ayan. Kita nyo? Maliwanag ba? Ha? Pogi nito. Sino to? Pakilala nyo nga ako, Toits. Pogi, eh, no? Pang-picture. Kala ko sa'yo. Oh, thank you, ha, Mr. T. Sa'yo ba to? Halika dito. Halika. Okay. Sama ka dito, Toits, oh. May girlfriend ka na ba? Asawa po. Asawa? Naku, delikado, sisikat to. Ito si E.T. Ayan. Thank you, ha. Thank you. Ayan, sa kanya. Okay? Sige, ingat ka. Thank you. Thank you, ha. I will pakilagay doon sa ano, sa lamesa ko doon. So, muli, maraming salamat sa appreciation nyo, mga nagpadala ng vitamins, donations, and so on and so forth. Hanggang sa muli, next Friday. And I hope over the weekend maging ligtas kayo lahat. Maging maayos, panatag, malusog.
at sa awa ng Diyos, idinadalangin namin na sana ang mga nahihirapan, pagkalooban ng Diyos ng kagaangan, ang may mga sakit, pagalingin ng Diyos, mga may pinagdadaanan, sana malagpasan niyo po ang lahat ng yan. Pagkaganon pa man, huwag na huwag kayong susuko, at lalo na yung mga bata diyan sa ano, diyan sa PGH, yung cancer ward sa mga bata, diyan sa PGH. Kamusta kayo diyan? I will see you soon. I will see you again soon. Sana panalangin din natin na magkaroon ng kapayapaan sa mundo, maging maayos ang mundo. At panalangin na rin natin ang ating lungsod ng Maynila kung saan tayo napapabilang. Kaya sa inyo po, tulad ng sinasabi ko dati at lagi, walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Kaya po, sana po buong kababaang loob, kayo mga manunod at makakapanood, tulungan nyo na po ako. Hindi ko po kakayanin mag-isa ito. Kailangan ko po ng tulong ng bawat isa. Uli, ito ang inyong lingkod, inyong alkalde, Isko Moreno, dito sa lungsod ng Maynila. At naway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Manila, God first. Bye. See you next week.